Yo, what's up mga katigasin? Welcome back to our channel, Kalime Online. Napasok na naman ang bare months. Talagang mauubos na ang taon. Hindi pa din tayo makawala sa COVID-19. At may mga lindol pang nagaganap sa ibang mga province. Guys, tuloy lang tayo sa pagdarasal at didingin tayo ng Diyos. Sigurado yan. Okay, may barya na naman tayo isang 5 sentimo 2009 at 10 sentimo 2011. Madalang na ako makakita nito, pero mabuti at advance tayo mag-isip at ito may mga naitabi ako. Alam niyo, maraming tao na nagsasabi na wala na silbi ang mga yagit na baryang ito. Aba, nagkakamali sila dahil katulad ng palagi ko sinasabi, ang bawat barya ay may katumbas na halaga. Sumasangayon mga guys, aba kung hindi, itigil na natin to. Pero bawal lang ako magpatuloy, disregard nyo na lang yung koko ko. Kasi madumi, pasensya na at meron pang mga kalyo-kalyo. Nagbungkal kasi kami ng lupa kanina. At sa mga bago lang sa channel ko guys, please huwag po ninyo kakalimutan na mag-subscribe at pindutin lang notification bell para hindi po kayo mapag-iwanan kapag meron tayong bagong content. Okay, unahin na natin itong 5 centimo 2009. Gawa ang coin na ito sa copper plated steel. Timbang niya ay 1.96. Magaan siya dahil may kaliitan. Diameter 15.5 mm. Ang thickness naman 1.52 mm. At standard circulation coin type ito. At yan, sa obverse niya, yan ang makikita nyo agad. Republika ng Pilipinas, tapos yung 5 sentimo at ang 2009 at yung logo sa bandang kanan. At kapag binalikad mo naman, yan lang ang makikita nyo guys, Bangko Sentral ng Pilipinas at yung year na 1993. Napakasimple lang ng pagkakadesenyo nito. Tapos ayan, may butas lang siya sa gitna. Pero kung nakita guys sa online, may lang presyo na 99 pesos. Pareho ng ating barya 2009. Mayroon din ako nakita nito nakaraan, nagbibenta sa halagang 7 euro. So nasa ano yun, mahigit pa 400 pesos. Hindi ko na siya makita ngayon eh. Ito lang yung nakita ko ngayon. Yung condition na itong binibenta nito is nasa kwan ito, fine condition. Kaya ganyan lang ang presyuhan niya. Yung nakita ko kasi ano yun eh, uncirculated. Kaya lang, hindi ko na siya makita ngayon. So, and guys, di ba? Ang ganda ng value nito. Iba kasi babaliwalain. Sabi nila, wala na silbi ang barya niya dahil yan ay barya ng ano. Barya na mahihirap, sabi nila. Yagit na barya. Kakamali po kayo, may value po yan. So, and guys, ngayon man, punta naman tayo dun sa 10 sentimo. Kaya mapunta tayo guys sa 10 sentimo. Ayan, mamadali ko lang ito guys kasi video. Ayoko nang mahabang video kasi karamihan sa inyo, ini-skip lang yung video, dumidiretso agad dun sa presyo. Huwag po ninyo ubalihin yung guys, huwag niyong bayain yung mga sarili ninyo. Kasi pag may ganyan mga information, dapat hindi naman mahaba ang video. Tapusin nyo mula simula hanggang dulo para lahat ng information na ibinibigay tulad nito ay masasagap ninyo. So ayan, sa harap niya, yun agad ang makikita niyo, Republika ng Pilipinas, 10 sentimo, 2011. Sa aking pagkakaalam guys, medyo hard to find na to. Kung meron kayo nito, pakicomment nyo guys kung sa tingin nyo ay mahirap na maganap nito. At pag binaligtad mo naman, ayan, Bangko Sentral ng Pilipinas. At yung simbolo ng araw at tatlong bituin at yung year na 1993. At ang material na ginamit dito ay copper plated steel, pareho lang din ng 5 cm, pareho sila ng materialis. Ang diameter niya 17.00 mm, weight 2.5 gram, at thickness 1.00 mm. At ngayon naman guys, diretso na tayo sa online, hanapin natin ang value nito, pinakihintay ng lahat ang presyo ng barya. So ayan guys, Philippines 10 sentimo 2011, 1.20 euro. So, nasa ibang bansa ang seller nito. Ayan. So, hindi na masama ang value guys, di ba? So, sa halaga nito na, sa
sa face value nito, 10 cm mo lang siya, eh, malaki na ang value niya. So, ayan. Ayan yung about the seller parisi. Ito, madalas ko nakikita itong seller na ito. Marami siyang binibentang coins. Ayan, 10 cm. Binawis na sa kamay. So, 1.20. So, nasa 70 pesos yan, guys, ang presyo nito. Alright. Ayan na, guys. Naibigay ko ng mga halaga ng dalawang bidang coin natin ngayong araw. Salamat guys sa inyong panood at sa mga bago dyan na huwag po ninyong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para di po kayo mapag-iiwanan para palagi kayong updated kapag meron tayong mga tinatampok na barya. So until next time guys, thank you very much ulit. Peace sa lahat at bye bye sa inyo.